Lakers team nga mga idol, pinoproblema pa rin ang kanilang problema last year. At yan nga ay ang mga injury. Ngayong season nga kasi mga idol, apat na agad ang injured player na itong team ng Lakers, nakakaisang regular season game pa lamang. At yan nga itong si Arisa, si Ellington, si THT at si Kendrick Nunn. At itong si Nunn nga mga idol ang lumala ang injury. Meron nga siya nakaraan na ankle injury lamang at questionable siya na maglaro para sa Warriors. Pero ngayon nga mga idol, ibinalita ng Lakers na itong si Kendrick Nunn ay meron ngang knee injury. Meron nga daw siyang bone bruise mga idol at sinabi din na 2 to 3 weeks nga daw na mawawala itong si Kendrick Nunn. So posible na nga sana na maglaro itong si Nunn para nga sa Lakers sa kanilang susunod na game. Pero nagtamo na naman siya ng bagong injury sa kanyang tuhod at matatagalan pa nga ang kanyang pagbalik dito sa Lakers. So parang ayaw tantanan nga ng injury itong team ng Lakers mga idol. At siguro abangan na lang nga natin ang mga susunod pang update dito sa apat na player na injured para sa team ng Lakers. At punta na nga tayo sa ating susunod na balita mga idol tungkol nga ito sa President of Basketball Operation ng Sixers na si Daryl Morey at ang kanyang pahayag tungkol dito kay Ben Simmons. Sabi niya nga daw na maaaring tumagal daw ng 4 years bago matrade itong si Ben Simmons at hindi nga daw siya nagbibiro doon. Ito nga daw kasing si Joel Embiid nasa prime ng kanyang karir at hindi nga daw nila ititrade itong si Ben Simmons hanggat hindi sila makakuha ng kapalit na magiging difference maker nga daw sa kanilang team. So mukhang itong si Daryl Morey mga idol ay matigas din at walang balang na i-trade itong si Ben Simmons hanggat hindi worth it ang kanyang maging kapalit. At ang sigurado ngang mamomroblema dyan mga idol ay ito nga si Ben Simmons dahil sigurado na mapipilitan nga siya na maglaro para sa Sixers dahil kung hindi, hindi nga siya makatanggap ng salary mula sa kanila. So kung sa 4 na taon ngayon mga idol, mawawalan si Ben Simmons ng $147 million at sa tingin ko, hindi yun gagawin ni Ben Simmons. So patigasan nga ang labanan dito mga idol, sinong mas matigas? Ito bang si Ben Simmons or ang team nga ng Philadelphia 76ers? At para nga sa ating huling balita ng mga idol, ito nga si Trae ang ay nagre-reklamo. Sa tingin niya daw kasi yung team niya na Atlanta o kasi hindi nga nabibigyan ng respect na kanilang deserve. Lagi nga daw siyang nanonood ng TV at palagi na nga lang daw minimension yung mga ibang teams at ang kanilang mga bagong player na nakuha. At sinabi niya na hindi nga daw sila namimension ang kanyang team na Atlanta Hawks matapos nga ang kanilang deep playoff run na umabot sila sa Eastern Conference Finals. Kaya nga sa tingin siguro ni Trae ang mga idol na dapat silang bigyan ng respeto dahil sa kanilang ang ginawa sa playoffs. So sa tingin nyo ba mga idol, deserve na ito nila Trae at ang team ng Atlanta Hawks ang hinihingi nga nilang respeto? Comment down below lang mga idol ang inyong mga opinion. At yun na nga lamang din para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!